Hey. Dito sa McDo drive-thru. Bumili akong kape. Tapos, di ba, bumibili na ako ng kape. Tapos, di ba, mayroong teller sasabihin, "Sir, can I get your order?" Sabi ko, isang large coffee. Tapos, chocolate flavor. Tapos, sabi niya, sabi ng babae, "Sir, baka gusto niya ng apple pie." Tapos, sabi ko, "Libre mo ba?" Di siya sumagot. Tapos, di ba, pumunta na magbayad dun. Hinatid ko lola ko eh. Kaya nag-aantay ako dito malapit. Malapit lang dun. One text away lang ako para sundin ko rin siya. Tapos nagbasa akong libro. Binasa ko itong libro eh. 7 Spiritual Laws of Success. Actually, inang beses ko na nabasa ito. Binabasa ko lang ulit. Tapos ang binasa ko, Law of Karma, Cause and Effect. Ito yung view ko. Malapit na sa San Pedro ito eh. Mga din ang orders kanina. Late lahat ng orders ko eh. Tapos lahat binigyan ko ng discount. Grabe, late lahat ng orders ko kanina. Hey! Ganap lang ng trip eh. Ayoko magtatutor eh. Magtatutor na lang ako. Yun na lang yung trip ko ngayon. Pinatong ko sa nalay ko. So ito yung pinang first tattoo ko. May word na patience. Kasi Taurus ako eh. Eh, mga patient talaga kaming tao. Tapos yung second tattoo ko, itong moon tsaka sun. Tapos may line yan dito. Baby, yung sun and moon. Ginawa namin sa Miami to. Tapos ang mahal. $250 nga ito eh. Ito. Ang kwenta namin ni Choi, rant namin is, niloko kami ganun. Ang mahal kasi. Tapos ganito lang yung design. Ito magkano yun sa peso? 12K, 12 to 15. Tapos yung third ko. Ito. Ito yung third ko. French. Ano te, je me fous. Meaning yan, I don't care. Kinuha ko lang siya na, like, sobrang random kasi gusto ko lang ng bagong tattoo. Day off ko nung ano eh, after work sa US pa kami. So, nag-start dumami yung tattoos ko nung wala lang, wala kaming trip nun eh. I mean, meron naman, pero gets. May workout, may gym, tsaka ibang stuff. Eh, may tattoo shop. So, may isang time, 3 weeks na sunod-sunod nagpapatattoo ako. So, after na ito, ito kung kinuha ko. Fearless to sa Mortal Instruments eh. Tapos yung joke pa namin ng chef ko kasi pinakita, tinanong ng chef ko dati na patingin daw yung bagong tattoo, like, "Hey Merv, can I see your new tats?" Sabi niya, "What does it mean?" Sabi ko, "Fearless." Tapos sabi niya, tapos tumawa siya ng sobra kasi fearless, pero kasi ang jumpy ko daw kasi lagi niya ako ginugulat. Next ko, after nito, dito sa likod. Meron ako dito sa likod eh. Pero di ko napapakita. Hindi ko napapakita yun. Meron din ako dito, pero di ko na rin papakita. Itong sword, tsaka itong cherry na may flame. Wala yun meaning eh. Kinuha ko lang siya dahil flash design siya ng tattoo artist. Umuwi na kami ng Pilipinas after nun eh. Yung iba kong tattoos nasa pag-uwi na eh. So yung next ko nung pag-uwi, itong flower. Peony flower. Ito lang ah, hindi kasama to. Hindi ito kasama. Kasabay na ito, yung nandito ko, last 2020, June. Tapos nung October, nagpa-tattoo ulit ako sa Arte Tattoo. Ito yun eh. Butterfly. So, manifestation tattoo siya. Tapos handpoke. Ganun. Kasabay naman na ito is, itong, so handpoke to parehas, is same artist. Nag-fade na nga eh, kasi lagi ka naghuhugas ng kamay. Tapos yung next ko noon, January, nagpa-tattoo ulit ako. 2021. So ito na yung tiger na may crown. Tapos itong sun and moon. Baby, yung mga sun and moon. Tsaka mandala. Basta puro spiritual mga tattoos ko yun. Tapos pinatattoo ko ulit to kasi nag-fade na siya dati. So pinadarken ko lang siya. So 1, 2, 3. Parang mga 8 hours ako na sa tattoo shop noon eh. February 2021, nagpa-tattoo ulit ako ng butterfly. Ito ang tawag dito, traditional art eh. Traditional tattoo. Yung super dark, parang bold. Kasabay ko, friend ko magpa-tattoo nito eh. Kasi inask niya ako, inaya niya ako na kailangan niya ng kasama sa pag-tattoo. Kasi first tattoo niya, hindi nagpa-tattoo rin ako. Then, doon ako nag-stop magpa-tattoo. Like, tumigil ako. Like, 1 year din. Next kong tattoo afternoon is itong sleeve. Pinabuo na to. Ito yung shading, ito yung flowers. Nagpalagay yung filler ng feather. Tsaka ito si Poseidon. Hindi nyo kita. Yan si Poseidon.
Tapos mga astrology. After ng sleeve, nagborakay kami ni Choy and Jacob. Gumawa ko ng Taurus tattoo ulit. So, pangalawang Taurus tattoo ito. Tapos, meron kaming matchy tattoo dito. Octopus. Ay, ito pala! Ayan, mom tsaka heart tattoo. Second to the last tattoo bago ako umuwi ng Pilipinas. So, pag binilang mo, mga nasa 25 tattoos na ako. Ayoko, hindi ako mag-uubad dito. So, yun. Yun na yung tattoo tool ko. Ay! Ito ba pala? Ayan. Meron nga pala ako dito. Kasabay ito ng sleeve. Tapos, itong tattoo, grabe, nakakapagod yung feeling nito. Kasi, pag nagpa-tattoo ko na ng una, so parang nanghina na yung katawan mo, diba? So, sensitive na yung ibang parts ng katawan. Ito, parang ginaganon ako dito. Sakit. Nanginig na ako. Nanginig na ako yan. Tapos pag yun, medyo neck part na kasi yun eh. Pag gumanan ako. Nagpa-tattoo ako kay Sir Rodge. Ay! Nag-start siya 11 a.m. Tapos parang mga 9 na siya nakalis. Or 9:30. Tagal din yung session eh. Close na nga kami. Anyway, doon na natatapos yung tattoo tour ko.